pala yun yung magsbasa. Tinatanggal na yung barain natin sa kaliwa, tapos susunod na ito sa kanan. Kuya, ano po pangalan niyo, kuya? Ano po pangalan niyo po? Dennis. Si Sir Dennis tsaka si Kuya JB yung bahala sa CF Moto 450 SR natin na si Victoria, guys. Tapos ito yung mga owner ng ano? Hi, sir. Defy Custom. Si Sir Javi tsaka ano po ulit pangalan niyo, sir? Javi po. Ayun. Thank you sa inyo, mga boss. Sure, so yun, mga padi, baklas na yung likod, nabaklas na nila, kuya. Sinusunod lang nila yung anong harapan nila. Basic na lang magbakla sa kanila dito, harap likod eh, kahit anong big bikes. Mga kuya, pwede po magtanong, ano po yung pinakamataas ng displacement ng motor yung nagawa nyo dito sa Defy Custom po? Yung 12,000 na Ducati. Hindi po ba siya mahirap? Pare-pares lang naman po sila. Kasi yung iba pong ano, parang ibang motor, parang may ibang klase ng pagbabaklas, no? Sa mga Ducati, parang iba yata yung pinambabaklas doon sa likod nun, no? Medyo, ano naman yun, special. Oo po, yun nga po. Di basta-basta na tools lang sa labas, no? Ayan, si Kade, sinisimula na tanggalin yung mga ano, laman loob ng rear mags natin. Ayun na mga padi, napaklas na ng kuya yung ano natin. Front mags. Powder coat ay yung unang step nila dito para matanggal yung stock paint niya. Yung stock paint. Mas mabilis yan pag nandiyan nakababad sa chemical, no, ya? Yeah? Depende po. Kasi pag powder coat, matagal din. Mm. Usually po, mga ilang minutes po binababad po yung ganyan po? Kapag stock kasi, mga 15 minutes sa stock. Matagal. Okay. Kaya mas okay, dalhin yung motor dito ng stock yung kulay pa, no? May extra na bayad po ba pag kunyari yung mags nyo po is, di ba, naka-stock color tapos nirepaint lang ng ibang kulay? Same price pa rin po. Ayan, si Kuya Dennis na yung nagsabi. Kasi sa iba po may additional na bayad po yun eh. Okay po. Thank you, Kuya Dennis. Ayan na, tapos na rin yung front tire na head front mags natin na yan. Lalabas na ng kulay niyan. Alam ko magiging ano yan eh, parang plain na silver lang eh. Pag natanggal na yung stock na kulay eh. Inangatan ni Kuya ng ilang minutes pala nakakalipas. Ayun pala yung original color niya. Chrome po yan eh. Bakal lang. Opo, yung mismong bakal niya. Ganda pala, okay na yan yan. Hindi na akong pabanglo. Ganyan na lang kulay ko. Itong kulay na lang gawin natin. Yun! Thank you.
bata ko, hindi natanggal yung lumapit sa uray. Oo. Napatungan lang agad. Ito talaga tamang proseso, no? Totoo ba yung kaya Dennis, yung sinasabi nila, pag naka-powder coat daw, di basta-basta nagagasgasan yung mags? Hindi, hindi ba basta magagasgasan kung maliban lang na nakasabi. Ah, okay. Depende pa rin talaga sa tatong. Posible na magkasgasan siya, pero hindi siya magpaklang. Okay, tama. Kasi ibang normal na pintura noon, pag natamaan ng bato, tanggal ka agad. Magkasgasan siya, pero hindi siya magpaklang. Hindi siya malalim ka na yung ano, tama. Bawa matamit ka ng bato. Hindi siya ganun ka, ano. Hindi siya magpaklang. Ayan, narinig nyo, kay Kuya Dennis na nang galing. Guys, ito na yung front mags natin na yan. Tapos hanggang sunblast sa inyo. Ito na yung ano, pagkatapos iluto sa oven, bubuga na ni Kuya. First coating daw. Bale, anong kulay po yan, Kuya? Chrome base. Chrome base, ayan. Chrome base yung nilagay ni Sir Dennis. Ayan. Sinandos niya ng maayos yun, mga body, kaya ano, ganyan siya kalinis tignan. Ayun, natinang yun. Kaya pala siya naluluto sa oven para kumapit siya, no, Sir Dennis? Yun pala ang tamang process na. Delicious sa oven for another 13 minutes. Pwede ba magsama ng chooks to go dyan, ha? Ha? Chooks to go, pwede tayo magluto dyan. Pwede. Madaya si Kuya Dennis, masyadong ginagalingan mga pati. Ang kailangan ko dito bumalik after every 3 months para magpalit ng kulay. Pwede. Ma'am, pag ganun po bang every 3 months po magpapalit ng kulay, may discount na po ba, ma'am? Wala, camera shy ako. Camera shy pala si ma'am eh. Kino tayo makakaingin ng discount na maganda niyan? Parang bagong lutong chokes to do. Nakakagutom na yung mags dito. Fresh na fresh galing sa oven pan, guys. Ay, grabe ka, init dito. Oh. Second and last coating na pala yung mga padi. Pagkatapos yan, pwede nang isalpak yan, papalamigin lang. Padi, malapit na matapos yung mags natin. Bali, second coating and last coating na pala itong ginagawa ni Kuya Dennis. Ito na yung finished product niya. SM kahapon kaya ano, hindi ako naka, hindi ko siya nauwi. Ayun pala sila Kuya Dennis, ayun ah, sila yung gumawa. So mga padi, ito na pala yung pina powder coat rin natin na ano, na bar and kaliwat ganon, ayun, glossy black.
Ayan, good morning, Sir Darren. So, ito pala si Sir Darren ng Defy Custom Caloocan. Ayan. So, Sir Darren, for sure niya marami magtatanong niya pag lumabas na tong video na to. Magkano ba yung price range niyo para sa mga small CC? Mga small bikes. So, pag sa mga small bikes, pag mga basic color tayo, gloss white, matte black, gloss black, textured black, nasa 2,000 tayo. 2,000 na po yun? Any ano na po yun? Hindi, ang pinaka ano natin kasi is yung ADB pababa. Apo, yung mga CC na ano niya, displacement niya. Oo. Tapos ang sumunod doon, yung mga OG Plus series namin. OG Plus series na kulay. 2.5 na siya, mas mga. Size 14 rin lang rin po yung ano niya. Kasi doon tayo sa mga 17s and mga big bikes, nagbabari tayo sa kung gaano kalaki, kung gaano kalaki. Oo, mag-iba na po talaga presyo nun, no? Tapos ang sumunod doon, yung mga metal series natin. Ayan. Which is consists ng may mga 3,000, 3,500, yun. Tapos yung mga prismatic series natin. Ayan ang mas the best nila dito, mga pagi, ayan, no? Ayan. Grabe, diba? Ito, 3,500 lang to. Apo. Tapos yung... Sa mga candy color naman po, Sir Darren. Ito, yung mga candy color natin, lahat na nandito sa taas, 4,500. Kasi double coat. Okay po. So sa mga ano naman po, Sir Darren, sa mga big bike owners na gusto naman magpagawa ng mga mag-spoon nila, magkano po kaya aabutin yun? Well, depende kasi kung gano'n, yun nga, I said before, mas depende siya kung gano'ng kataba, gano'ng lahi. So kung gusto nyo ng mas tamang estimation, pwede rin naman sila mag-PM sa page. Or kaya mas dumiretso na lang po sila dito na pa-estimate po nila, no? Pero pag sa mga basic color po ba para sa big bike po, magkano po kaya aabutin? Yung etong mga black white, ganyan po. Usually, pag yung mga 900cc, nasa mga 6 or mga... Bali, dumidepende po talaga kayo sa displacement po, no, para malaman tsaka yung ano. Oh, kasi minsan nasa displacement kung gano'ng... Kalapad yung mags po, yes. No? Ayan. So, kung gusto nyo palang pumunta dito, guys, nandito siya located sa may Eprohas, sa may ano, Defy Custom Caloocan. Search na lang siya sa Waze, ano naman siya. Searchable okay. Naman siya. So, baka may gusto po kayong i-plug po, Sir Darren, para mas madali po nila kayong makontakt po. Mas okay kung mag-inquire kayo sa page sa Defy Custom Caloocan. Kasi once na nag-PM kayo sa Defy Custom, yung baka sa main branch kayo dediretso. Hindi ko kayo masasagot. Dapat may Caloocan. Defy Custom Caloocan yan. Makikita nyo dyan sa screen. Number nyo po, Sir Darren. Baka mas madali po kayong tawagan dyan ni Pepper po. Well, personal yun eh. So, ano na lang, mas okay po. Sa page na lang po talaga, dumarin. Sir Darren, thank you po sa interview. Thank you, thank you. I feel like I'm good on tight to this carriage.